So po, what is there sa inyo yung patungkol po sa patuloy ng maturity? Amen? Yung ating pong topic this month ay going to maturity. Kaya mag-share lang po ako ng isang point na ito po ay tinuturo namin. So, paano pa natin malalaman na talagang tayo ay nagmamature na sa Panginoon? So, isang bagay na napaka-importante bilang isang Kristiyano na tayo ay mag-mature ay sa ating pagpapatawad. Amen? Amen. You forgive generously. Amen. Kasi po, ang tao po ay talagang marami tayong nararanasan na mga offense na sa ating buhay. Amen? Pero, mga kapatid, ang gusto kong i-share sa inyo ay Colossians 3:13. Sabi po dyan, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen. Kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon, ay gayon din daw po tayo magpapatawad. Amen? So, ano po ba yung ating mga kasalanan sa Panginoon? Di po ba napakarami? Amen? Kung ating i-meditate po yung mga kasalanan natin na nagawa sa Panginoon, ay ganun po tayo magpapatawad sa ating kapwa. Amen? Alam niyo po, napakahirap pong magpatawad. Kung talaga meron pong nagawa offense sa atin ng isang tao, di po ba? Sapagkat ito po'y naranasan ko sa aking buhay. At ang sabi po ni Pablo ay no longer I live in me. Hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit po niya nasabi yan? Sapagkat maraming mahirap na bagay katulad po ng forgiveness ay hindi po natin magagawa yan kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Amen. So yung maturity, nakikita mo na kasi talaga na si Kristo ang nabubuhay sa isang tao. Amen. So kung hindi po tayo nakapagpatawad, ay it is a sign of immaturity pa o baby pa, mababaw pa ang ating pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat ang pagpapatawad po is nakasentro tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po, kapag ka po tayo ay nagpo-forgive, namamatay po tayo sa ating sarili. Amen? Amen? Namamatay tayo sa ating sarili at ang nabubuhay si Kristo. Ganun po yun. Kaya nga po, kapag ka, tayo po ay lumalim o nag-mature sa Panginoon, ay maturity po, dito po nakikita na madaling mag-forgive ang isang tao. Yung lumalalim ka na sa Panginoon. Amen? Kasi ang forgiveness nga po eh, isang desisyon at ito ay hindi nakaayon sa ating mga nararamdaman. Amen? Forgiveness is a decision. Kaya madali kang mag-forgive kasi yung relasyon sa Panginoon ay mas malalim. Mas malalim yung pagmamahal. Kaya ako po, nung ako po ay nag-forgive, lagi po ang naisip ko yung Lord, si Lord. At isang bagay po na gusto ko lang po i-testify, ay nung po ako ay nag-forgive, nagkaroon po ako ng revelation sa Panginoon. Nagpakilala po siya sa akin na yung pag pala ikaw ay nagpo-forgive, mauunawaan mo kung paano yung naramdaman ng Diyos.
Di ba mo pag nagpa-forgive tayo, ang sakit? Yung kahit na feeling mo, ayaw mong i-forgive kasi dahil mahal ko si Lord, eh, ipo-forgive mo yung tao. Yung bang pakiramdam na talagang ang sakit-sakit na iyak ka ng iyak lagi, araw-gabi umiyak ka sa Panginoon, di ba? Masakit. Pero, dahil dun sa ginawa ko ngayon na pinahayag ng Lord na, anak, ganun kasakit yung mga nararamdaman ko sa bawat mga kasalanan ng mga tao. Pero, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga sabi niya, kung paano na tayo pinatawad ng Diyos, ganun din tayo magpapatawad sa iba. Amen? So, yung forgiveness is pagmamahal. Pagmamahal ng Panginoon sa atin. At hindi natin mararanasan yung kung di tayo magpo-forgive. Hindi natin maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin unless that we forgive. Amen? Kahit po napakalaki ng kasalanan. Pero si Lord, wala siyang kasalanan. Namuhay siya ng walang kasalanan, pero pinasal niya lahat ng ating mga kasalanan, Panginoon, just to forgive us at makasundo tayo muli ng Panginoon. Napaka-importante ng relasyon sa Panginoon. Kaya forgiveness, it values relationship. Unang-una, yung relasyon natin sa Diyos. Amen? So, forgiveness, napaka-importante po yan sa ating parampalataya sa Diyos, yung maturity. Amen? Ito po ay sign ng maturity. Kaya let us forgive, mga kapatid, kung meron pa meron may na-encounter, mag-forgive po tayo agad-agad. Amen? Amen? Amen. Sapagkat hindi po nakabase sa ating emosyon, kundi doon natin sa ating relasyon at pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Glory to God. Amen.